Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pao. Tara na at maglakad tayo sa landas ng pag-asa. Happy 4th anniversary po sa ating lahat. Tama po kayo. 4 na taon na po ang Pathways of Hope. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-like, pag-share, at higit sa lahat sa inyong pagmamahal. Nagagamit po tayong lahat upang maging daluyan ng grasya at pag-ibig ng Diyos araw-araw. Uulitin ko, maraming salamat. Padayon tayo, mga kapatid. Ngayon, may kwento ako sa inyo. Ang Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa ay isang malaking himala. Isipin na lang po natin, ang mga hope givers ay galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maging sa iba't ibang sulok ng mundo. May schedule pong ibinabahagi sa lahat, tapos ipadadala namin lahat ito sa ating mga editors upang i-ready sa aming mga assigned na dates. Sa totoo lang po, mahirap. Araw-araw, lagi kang may handang kwento. Malaking grasya po ang technology at internet. Dumali po kasi ang komunikasyon. In fact, minsan po sa isang interview, tinanong po ako, sikreto ng POH o Pathways of Hope. Ang sagot ko, 3 bagay. Una, wagas sa pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. At ikatlo, tiwala. Tiwala na sa araw na ito, ang hope giver na nakasan ay ready upang ibahagi ang kanyang simpleng reflection. We trust each other's goodness. Through God's grace, we know each other's love and passion to share God's love to everyone. Ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni Juan 4:43-54 na kung saan si Jesus ay bumalik sa Galilea at nagpagaling ng anak ng isang mataas na pinuno sa pamahalaan. Ako po ay magfo-focus sa Juan 4:50, na kung saan sinabihan ni Jesus ang Ginoo, "Umuwi na po kayo, magaling na ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Hindi ba't ganun din naman po tayo sa ating pamumuhay? Mabilis tayong maniwala kapag ang nagsabi o nag-endorse o ang nag-recommend ay isang taong ating pinaniniwalaan. Kaibigan, alaala, mag-ingat po tayo. Maraming fake news po ngayon. Pero mayroon tayong panghahawakan na katotohanan at yan ay si Jesus. Sabi nga sa John 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me." Ang nagsalita ng mga bagay na ito ay naging tao at Diyos na totoo. At alam nating mahal niya tayo at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Now, I want you to imagine this. Imagine hearing Jesus' voice saying these words to you, even to me. "I love you. I forgive you. Hindi kita iiwan. Kapit ka lang." Ikabit mo pa yung gospel kahapon ng Linggo mula sa John 3:16 at 17. "Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinahagi niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. I bet, kapag narinig natin ito at tumima sa ating mga puso, I bet, magmamadali tayong sumunod sa kanya. Gagawin ang kanyang ipinag-uutos, sabay tingin sa kanya at sasabihin, "Amen, I trust in you." Kung kayo po ay na-bless itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media account, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagsasabing, lahat po tayo hope givers, ibahagi natin ang pag-asa. Please share this video to your loved ones and friends. Tandaan po natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a good week.